Binigyan din kamakailan ni Elijah Canlas, isang kilalang tao sa entertainment industry, ang kahalagahan ng paninindigan laban sa historical revisionism sa isang concert bilang paggunita sa 38th anibersaryo ng EDSA People Power sa Quezon City noong 25 ng Pebrero taong 2024. Kasama ang screen veteran na si Jaime Fabregas, nag-brief appearance si Canlas sa Buhay ang EDSA concert na ginanap sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City. Sa kanyang impassioned speech, nagsalita si Canlas sa mga kabataan na nagsasabing, "Nasa sa henerasyon ko, nasa susunod na henerasyon kung papaano po protektahan ang katotohanan at paano natin lalabanan ang historical revisionism. Nasa sa atin ito, nasa aking henerasyon at sa mga susunod na henerasyon na protektahan ang katotohanan at labanan ang revisionismong historikal." Hinimok pa niya ang mga kabataan na huwag matakot sa fake news at hinikayat silang manindigan. Huwag tayong magpapatalo, huwag tayong magpapasindak sa fake news. Manindigan tayo. Mabuhay ang Pilipinas. Huwag na tayong magpigil. Huwag tayong matakot sa fake news. Manindigan tayo ng matatag. Mabuhay ang Pilipinas. Bukod sa kanyang advokasya, nakatakdang ilarawan ni Canlas ang yumaong aktivistang estudyante na si Edgardo Ejop Jobson sa paparating na pelikula na pinamagatang Ejop. Naging crucial ang papel ni Jobson sa kilusang kabataan noong madilim na taon ng batas militar, isang panahong minarkahan ng autoritarya na pamamahala ng yumaong strongman na si Ferdinand Marcos Sr. Ang pangako ni Canlas sa makasaysayang katotohanan at ang kanyang panawagan na maging mapagbantay laban sa mga revisionistang salaysay ay nagsisilbing mabisang paalala sa matibay na kahalagahan ng EDSA People Power sa kasaysayan ng Pilipinas.